isa dyan. Ang walang hindi gagawin ang naghihiganti. Babagsak din ang tore nila. Dirty. Pag-uwi ni Feliz ay nainis na inis ito dahil nireject na naman siya ni Don Michelo. Giniit niya kay Ador na ayaw niyang matulad kay Leona na inaantay ang approval ng mama nila na gusto niyang kumilos sa sarili niyang diskarte at pamamaraan at gusto din niyang makuha ang kanyang mana. Sinabihan niya si Ador na habang wala pa sa kanila ang kanyang mana ay titiisin muna niya si Don Michelo at titiisin din ni Ador ang kanyang Kuya Carlos. Habang sila Max at Lala naman ay binisita nila si Nico sa kanyang boarding house at nagdala sila ng grocery at makakain ng binata. Nagpasalamat naman si Nico sa pagmamahal nila sa kanya. Nagbiroan pa ang tatlo na ipakita ni Lala ang binili niyang maliit na electric fan at katol para kay Nico para lagi itong makinis at pogi na niloko pa ni Lala kung ilang chick ang lumapit sa kanya sa first day ng kanyang eskwela. Nagkunwari pa si Nico pero napaamin din siya at sinabi niyang may isang chicks na lumapit sa kanya. Masaya din si Nico na binalita sa kanyang ate at kuya na nakatabi niya sa klase yung babaeng crush niya na si Kiara ang tinutukoy ni Nico. Habang si Lala naman ay lumalabas sa kanyang bunganga na gusto niya si Max. Sa kabilang banda naman ay nagkukulo si Aidan sa kanyang kwarto dahil sa pakikialam ng kanyang pamilya sa kanyang kaso. Nang may kumatok sa kwarto niya ay sinabi niya agad na pasigaw na hindi siya kakain. Pero nang si Mila ang nagbukas ng pintuan at sinabing kukunin lang niya ang mga hugasin, sabay pinasok si Rocky kaya tuwang-tuwa naman si Aidan sa ginawa ni Mila. Masaya si Mila na pinagmamasdan si Aidan dahil nakikita niyang nawiwili si Aidan sa kanyang aso. Nilapitan naman ng binata si Mila sabay nagpasalamat ito. Giniit ni Mila na gusto lang niyang gumaan ang pakiramdam nito at inutos din ni Leona na bantayan siya. Nang nagparinig si Mila kay Aidan ay nakahalata ang binata dahil dito ay may paliwanag si Aidan kaya napaisip naman si Mila sa mga sinabi ng binata. Habang si Mila ay pinaghandaan ang araw na yon na pupuntahan niya si Aidan, kaya nagluto ito ng leche plan para kay Aidan at nang natikman ng binata ay naalala niya na ganun lagi ang niluluto ni Aling Olivia. Dahil dito ay naalala ni Mila ang kanyang mami. Habang sa day off naman ni Precious ay sinamantala ni Mang Abe na diskartehan nang nasa kusina sila na nagkunwaring bibigyan pa niya ito ng kape. Dahil hindi pwede kay Precious ang kape ay tumanggi ito kaya inabutan siya ni Mang Abe ng tubig na kinilig naman si Precious sa ginawa ni Mang Abe. Hinatid naman ni Mang Abe sa Aling Precious pero nang nakababa na ito ay humayumablot sa kanyang bag habang kinakausap niya si Mang Abe. Si Max ang lalaking humablot sa bag niya para lumabas na hero si Mang Abe kay Precious sa gabing yan. Habang si Inspector Limmer naman ay pinuntahan sa ospital si Miguel at nang aalis na sana ito ay bigla itong nagising. Dahil sinabi ng doktor na stable na si Miguel ay hinayaan si Inspector Limmer na kausapin si Miguel kung saan napaamin niya na si Aidan ang bumugbog sa kanya. Lalong madidiin si Aidan sa mga sinabi ni Miguel kay Inspector Limmer ano ang magagawa ni Olga pagkakausapin na niya si Miguel sa sandaling yan. Habang si Leona ay gumawa naman ng paraan upang may pagtuunan ng pansin si Aidan kaya pinabalik niya si Sophie sa mansyon. Habang si Mila naman ay hindi pa patalo kaya aakitin niya si Aidan dahil ramdam niya ang gusto siya ng binata pero hindi niya namamalayan na pati siya ay nahuhulog na ang loob niya kay Aidan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po natin subaybayan ang Dirty Linen sa aking channel. Patuloy lamang pong mag-likes, manood at mag-subscribe para po ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.